Hello guys. Naalala nyo, last year, ang daming bunga ng aking grapes, di ba? Talagang ang dami-dami ng bunga. At walang kumakain noon guys, hindi ko natandaan na nagka-problema ako sa daga. Kasi ang dami talaga dyan na bunga. Diyos ko. Pagkatapos, nitong ano lang, last 3 weeks ago yata, or a month ago, sabi ng ano ko, son-in-law ko, may nakita rin siyang ahas dito sa aking garahe. So, hindi naman ako naniwala, lalo na yung asawa ko kung magkwento kasi nakita daw niya isang dipa daw ang ahas. Ngayon ito wala talagang ano guys, nagkabunga ito guys, ayun siguro mga 3 lang nagkabunga. Pagkatapos ayun oh, kinain pa ng daga, so nagbalikan ngayon ang daga. So ang iniisip ko, kaya walang kumakain na daga doon sa mga grapes ko, na ang dami talaga naman dito. Dahil, yun na nga, yung ahas guys, yun na nga sabi nila, pag may daga daw, may ahas. Ngayon, minsan lumabas ako dito, pupunta ko sa garahe, nakita ko ngayon yung ahas guys. Ay talaga namang nag-aano siya dyan sa may ano, lagi pala siya dyan sa swing, paraking-raking pa ko sa aking swing eh, nandyan lang pala ang ahas sa likod. Hindi ko naman talaga iniisip guys, dahil nga sa lagi ako naglilinis dito, nagtitrim, so hindi ko talaga iniisip na may ahas na pala ako. At ang laki-laki ng aking ahas. Talagang isang dipa. At yun na nga. Sa sobra kong takot, takot talaga ako sa ahas. Sino ba namang hindi matatakot sa ahas, guys? At yun na nga. Kinuha ng ano ko, son-in-law ko. At itinapon doon. Sa mga kakahuyan, itinapon niya. So, yun na nga. Hanggang sa dumating na nagbungahan na naman yung aking grapes, pero kunti lang ang bunga niya ngayon. Kunti na nga lang ang bunga, kinain pa ng daga. So ngayon, ang ginawa ko naman ngayon, yung aking mga trap, may na-trap na akong daga guys, mga 4, yung 3 malaki, tapos may mga maliliit. So ayan yung trap ko guys, ayan. Trap ko yan. Yung isa dito nakawala yata. So nagpagawa uli ako ng nagpalagay uli ako ng trap guys. At inilagay ng son-in-law ko dito. Dito niya nilagay. So sabi ko nga, bakit niya diyan ni ilalagay eh, yung daga naman hindi naman diyan pumupunta, dito talaga pumupunta ang daga eh. Dito kasi umaakyat yan siya dyan. Yan. Kagabi, dumating ako. Ito na naman ang nakita ko, guys. Ahas yan, guys. Talagang ang takot ko. May dumating na namang ahas. At ang nangyari, ang nilagay na trap ng aking son-in-law dyan, ayan, nakagat siya, naano siya, guys. Na-trap siya, kaya ang takot ko kagabi nung dumating ako, siguro mga alas 10, akala ko, lubid pa ni Charlie ang nakikita ko. Yun pala, ay shoot. Ah! Kaya yung mata ko dito guys, pag nag-ano, ahas na pala yung nakikita ko. Ayun, na-trap siya guys, oh. Kahit patay na yan guys, ako'y natatakot pa rin.
So tinamaan siya ngayon ng ano, trap ng daga ang nakadali sa kanya. Papunta na siya dito kasi minsan may daga dito. Mahaba siya, guys. Ang haba niya. Pero hindi ito the same snake na itinapo namin. Ayan, nadali talaga siya sa ano, sa trap ng daga. Kaya kahit anong linis ko dito, guys, dahil nga in between doon sa houses na yan, mga kakahuyan, hindi naman daw yan siya poisonous. Kaya okay lang, pero alam mo naman tayo, guys, talagang matakotin tayo kahit sino nga naman talaga matatakot sa ahas. Ayan siya, guys, oh. So aantayin ko yung anak ko or yung son-in-law ko na gigising para itapon yan. At kaya pala paraking-raking uli ako dito sa swing ko, may nag-ano doon sa likod ko. Ay, nakakatakot talaga, guys. Kaya yan. Pero late na siya, guys, dahil iniisip ko nga eh, siguro pabayaan ko na lang kung may ahas na babalik. Pabayaan ko na lang dahil galit na talaga ako sa aking ano, ayun, inubusan na naman niya yung daga talaga. Eh, babalik talaga yung mga daga, lalo na yung bayabas ko. Ayun, nagumpisa nang mamulaklak na naman ang bayabas ko eh. Either, tatawag kami ng pesticide. Kahit mahal yun, may kamahalan yun, monthly yata ang pagbabayad noon. Or, ayun na nga, yun na ang gagawin ko. Dahil daga at snake na ang umaano dito sa akin. Kaya, di ba nakakatakos yan, guys? Tapos, dyan ako nagda-dryer eh. Ayan, dyan ko rin nakita yung ahas papasok. Last time ko nakita, papasok siya. Talagang mahaba siya ng isang dip pa yan. Pero payat pa siya. Or siguro baby ito noong ano, nakuha namin last time. Pero hindi namin yun pinatay, guys. Inanan namin. Itinapon ng saninlo ko doon sa ano na yun. Yun, sa laba. Pero sa labasan. Ay, naku, guys. Ito talagang snake.